Paminsan-minsan ay makakarinig tayo ng mga Bible Christians na magtatanong sa atin, "Do you believe in Jesus Christ? If you believe in Jesus Christ, you are saved. If you have faith in Jesus Christ, you are saved." At minsan ay namamangha tayo kasi ang dali-dali palang maligtas. Sumampalataya ka lang kay Kristo. Pero hindi yun ang karanasan natin. Sapagkat ang karanasan natin, ang pananampalataya ay hindi isang championship. Faith is not an achievement. Faith is not a stage that you reach. Faith is not the peak of the mountain that you reach. Because faith can sometimes be very high, but faith can also be very low. What do I mean by this? Look at the gospel. Peter had faith. Strong faith. He could walk on the water. That is faith, to be able to walk on the water, trusting in the Lord. But only after a few seconds, he sinks like a stone on the sea, into the sea. Why? Because of lack of faith. And then, after lacking faith and sinking, he cries, "Lord, save me." So the faith is strong again. And then, he is saved from drowning. Ang ibig sabihin po, mga minamahal kong kapatid, ay ito, na ang pananampalataya ay hindi status. Ang pananampalataya ay hindi static. Ang pananampalataya ay hindi achievement. Because faith can be strong and faith can be weak, and it will always be a struggle. When your faith is strong, you say, "Thank God." Pero alam nyo kung bakit biglang lumubog si Pedro? Ito. Alam niya na hindi siya pwedeng lumakad sa tubig. Pero sabi ng Panginoon, "Walk." And even if he knew it could not happen, he tried, and then he walked on the water. But when it entered the mind of Peter, "Kaya ko pala." Nang mag-isip siyang "kaya ko pala," doon siya nagsimulang lumubog. In other words, we are able to walk on the water because we know we cannot. The moment you start to think you can walk on the water, you will start to sink. Where lies the difference? Ang una, believe sa Diyos. Pero kapag nagsimula ka ng bumilib sa sarili, lulubog ka na. Kapag alam na alam mo na mahina ka at kakapit ka sa Diyos, magagawa mo ang gusto ng Diyos. Pero kapag pumasok sa isip mo na "kaya ko pala," doon magsisimula. Babagsak, lulubog. Ngayong linggong ito, nagsimba kayo. Alam natin yon, di ba? Ang tinatanggap natin sa misa ay si Kristo. Tapatan tayo. Walang bulahan. Linggo-linggo ba, high na high kayo? Di ba mayroong mga linggo na magsisimba ka lang dahil obligasyon? Pero hindi, mayroong mga linggo na gustong-gusto mong magsimba. Mayroong mga linggo, pagkatapos ng misa, fire na fire ka. Mayroong mga linggo, pagkatapos ng misa, boring. Mayroong mga linggong ganon, di ba? At ganon lang talaga yung buhay. Bakit nagiging boring? Kasi tinitingnan natin yung misa bilang isang pagtitipon na meron tayong take home. Alam ninyo, ang pinakamagandang misa, yung pagkatapos ng misa, parang wala kang napala. Yung pagkatapos ng misa, parang wala kang na-take home. Pero nagsimba ka pa rin kasi alam mo,
ang misa ay isang misteryo na bigay sa iyo ng Diyos. That the Mass cannot be understood by practicality. The Mass is not logical. The Mass is not meant to be understood. The Mass is mystery. At kapag tayo'y nagsimba, ang tanong ay, ano yung napapala mo sa misa? Hindi. Kapag ikay nagsimba, ang tanong ay, anong gusto mong ibigay sa Diyos? Maramdaman mo o hindi, maliwanagan ka o madiliman, basta ang importante, I showed God I loved Him. Sino ka ba talaga? Makikilala mo lang ang sarili mo kapag pinabayaan mong yakapin ka na ng Diyos. Mayroong isang pari, si Father Anthony, at mayroong isang salt na manika. Manika, pero galing siya sa salt. Asin. Buong-buo, magandang-maganda. Nagkaka-crisis yung manika. Sino ba talaga ako? Kaya tumabi siya sa dagat at hinawakan niya yung dagat. Sino ba talaga ako? Nagulat yung manika kasi pag hawak niya nung dagat, natunaw yung kamay niya. Sabi niya, kinain mo yung kamay ko. Sabi ng dagat, halika, maintindihan mo kung sino ka. At tumapak siya at naubos yung paa niya. Sabi niya, kinain mo yung paa ko. Sabi ng dagat sa kanya, halika, maintindihan mo kung sino ka. At ginawa ng manika, lumusong na talaga sa tubig at lumangoy palayo ng palayo. At nawala na ang manika. Mayroon na lamang dagat. At nagsalita yung manika na kasama na ng dagat. Ngayon, kilala ko na kung sino ako. When you enter into the mystery of God, you will not be able to walk only on the water. When you enter the mystery of God, you will enter into the life of God, and it will no longer be you, but God. You will not find yourself anymore, but the self is totally immersed in the mystery of God. When that time comes, you are no longer walking on the water. You have become like the water himself. You have become part of God. You have been embraced by God.